La 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 la. Teka, ano kayang pakiramdam kapag isinuot ko ulo ko dito? Oo nga, no? Wala akong sapat na dahilan para gawin ko to, pero sige. Yes, ayos na. Hindi ako makaalis. Malikot na pag-iisip, part 2. Well, kung hindi mo pa napapanood yung Malikot na Pag-iisip Part 1, eh pwede mo siyang panoorin kahit pagkatapos na nitong video. Ewan ko ba kung bakit sobrang tindi ng imagination natin nung bata pa tayo at ang hilig din natin gumawa ng mga bagay na delikado kahit hindi worth it yung kalalabasan. Katulad halimbawa ng... Ano kaya mangyayari kapag sinuot ko kamay ko dito? Wala namang nag-utos sa akin para gawin ko to. Maaari ako mapahamak sa gagawin ko pero sige! Sakit! Akin daliri! Iniisip ko rin dati na paano kaya kapag posible talaga makapag-teleport kagaya ni Goku. Tapos pag-teleport mo, eh napateleport ka sa gitna ng isang bagay. Katulad halimbawa kapag... Hay nako, salamat. Nakarating din ako sa pupuntahan ko. Teka! Teleport ulit! Ah! Mali na naman! Siguro naman ayos na itong teleportan ko. At paano rin kaya kapag posible talaga yung time travel pabalik, diba? Tapos pumunta ka sa nakaraan. Tapos tiningnan mo kung anong mga pangyayaring naganap noon. At nung babalik ka na, may natisod kang bato at tinamaan yung batang ikaw. Tapos pagpunta mo sa kasalukuyan, eh nasa loob ka na ng kabaong sa ilalim ng lupa. Kasi namatay ka pala nung bata ka pa lang. Kasi tinamaan ka ng bato na natisod ng future na ikaw. Pero paano magkakaroon ng future na ikaw kung bata pa lang eh namatay ka na? Oo nga no! Gulo mo isip ko! Sabi sa inyo, nakakasakit ng ulo bumalik sa nakaraan eh. Teka, masyado bang malalim ang pagtalakay sa teleportation at time travel? Balik tayo sa casual. Sa sobrang likod ng pag-iisip ko nung bata pa ako, eh napagtripan ko yung lipstick ng nanay ko. Dahil na-amaze ako dun, kasi kapag pinipihit mo siya, eh lumalabas yung laman niya sa loob at kapag binihit mo naman siya pabalik, eh bumabalik din siya sa ilalim. Paulit-ulit ko yung ginagawa kasi ang ganda at saka nababanguhan ako dun sa amoy ng lipstick. Hanggang sa may pumasok na ideya sa isip ko. Ano kaya kung... Ikuskus ko to sa pader. At oo, nabali yung lipstick habang kinukuskus ko yun sa pader. Pero hindi naman ako napagalitan kasi hindi naman yata ginagamit yung lipstick ngayon. Ba't kaya naputular eh? At nasa na yung marka? Ito, ayan o, oh, yan ang ebidensya. Bakas na bakas pa ang kalokohan kong ginawa nung bata pa ako. At isa pa, may katulad ba ako dito na nangongolekta ng mga lalagyan ng pabango, lotion, alcohol at marami pang iba nung bata? Kasi ako, kinokolekta ko yon dahil iniisip ko na maaari ko yung mapakanibangan sa pagtagal ng panahon. At saka maganda sa panangin ko yung mga yon nung bata pa ako. Isang araw dati, bumili yung nanay ko ng pabango. Tapos, nagandaan ako dun sa lalagyan. Kaya ang ginagawa ko, sinasaling ko yung laman nun sa mas maliit na lalagyan. Tapos, sayang ko yung laman nun at kung saan-saan ko binububo para mabilis maubos at mahingi ko agad yung malaking container. Teka, bakit amoy pabango to? At siguro, napapansin rin nila kung bakit mabilis maubos yung pabango. Kahapon, gaganto to kadami ah. Bakit ngayon, gaganto na lang? Hindi ko naman ginagamit. Pero kalaunan, nalaman ng kuya ko yung ginagawa ko dun sa pabango. Halika! Kaya pala, mabilis maubos yung pabango ha? Inay! Si Tuni pala yung umuubos dun sa pabango. Ubos-ubos, lagay-lagay dun sa maliit na lagayan. At napagalitan ako ng matindi. Eh, pala yung nag-aaksaya ng pabango. Kaya pala ang bilis maubos. Hindi mo ka alam ang mahal nun. Tapos sasayangan mo lang. Abo! Inakala ko rin dati na lumalakad ang mga halaman. Halimbawa, nagtanim ka dito ng puno ng mangga. At makalipas ang isang taon, mawawala na yun dyan. Lilipat na siya dito sa kabila. Bakit ko inisip yon? Kasi dati may tinurong puno yung nanay ko. Sabi niya, nandito yung puno na yun dati. Ngayon, nandyan na. Hindi ko agad na gets yun. Ang totoong nangyari, gumuho pala yung lupa, kaya lumipat yun ng pwesto. Ang pagkakaintindi ko, lumakad yung puno papunta dun sa kabila. Kaya noon, inisip ko talaga na lumalakad talaga yung mga puno. Oy, ikaw na puno ka? Bakit hindi ka pa rin umaalis dyan? Sabi ng nanay ko, naitanim ka na bago pa ako sinilang. 6 years old na ako ngayon. 6 na taon na nakalipas. Pero hindi ka pa rin umaalis dyan. Tamad ka na puno ka. Tamad! Daganan ko kaya tong bata na to. Pero imagine mo, no? Paano nga kaya kung lumalakad talaga yung mga puno? Ay, nako! Nandito ka lang palang mangga ka! Kung saan-saan kita hinanap, saang lupalop ka baga nagpunta, umuwi na tayo sa atin. Oy! Akin yung puno na yan! Lupa ko to! At sa akin lupa yan nakatanim! Kaya paano mo masasabing mapupunta sa'yo yan? Sa akin yan! Sa akin! Ay, nako! Pare, lumakad lang tong puno ko at naligaw dito sa lupa mo! Tingnan mo, tinalian ko pa siya kasi lagi nga siyang umaalis sa amin. Palagi kasi siyang lakad ng lakad. Teka! Hindi naman lumalakad ang puno ng mga mang...
Sinasabi ko na sa'yo, pare. Lumalakad talaga tong mangga ko. At nananampal pa. Tara na nga. At dati, habang nag-scroll ako ng mga memes sa Facebook, eh bigla akong napaisip. Kasi meron pa rin mga tao na nagsisend ng mga chain mails o chain messages na nakalagay na, "Kapag hindi mo to napasa sa 10 tao, mamamatay ka mamayang gabi." Sa totoo lang, may nagsend sa akin nun. Pero ang ginawa ko, nagsend lang ako at hindi ko siya nireplyan. Kasi kung totoo yan, eh di hindi na sana gumagamit ng barel. At ang ginawa na lang ng mga tao sa kalaban nila, eh magsend na lang ng message na, "Kapag itong message na ito ay napasend sa iyo at hindi mo ito na isend sa 1,000,000 katao sa looban ng 1 segundo, mamamatay ka na." And then, boom! Patay na ang kalaban! At alam ko naman na natatakot lang yung ibang mga tao kaya nila sinesend yun. Ika nga nila, eh, maganda lang yung sigurado. Kesa naman sa pagsisihan ko. Ang hindi natin alam, eh, napapakalat natin yung negative vibes sa mga tao at lalong nadadagdagan yung mga isipin natin. Halip na gumawa ka ng module at maglinis ka ng bahay, eh, ngayon, ipoproblemahin mo pa kung kanina mo ipagsisend yung chain message na yan. Dahil iniisip mo na kung hindi mo maisend yan, eh, mamamatay ka. Ano? 10 katao? Eh, lima lang yung Facebook friends ko eh. Patay ako nito. Meron ding mga posts sa Facebook na nagsasabing, "Kapag shinare mo tong lucky mushroom na to, papasa ka sa test." O kaya naman eh, "Yayaman ka bigla kapag ishinare mo tong lucky hollow blocks." Like, hello, wala pa namang successful ng tao ang nagsabing, "Kaya ako yumaman kasi ishinare ko yung post sa Facebook na nagsasabing, kapag ishinare mo to, yayaman ka. Nakita mo tong kumpanya ko, nakuha ko to kasi ishinare ko yung lucky hollow blocks sa Facebook eh. Pre, ang ganda ng sports car mo ah. Paano mo nakuha yan? Magkano yan? At saka, saan galing? Aba, ito mo lang may-ari. At hindi ko ito binili. Nag-share lang ako nung duwinte sa Facebook. Paglabas ko ng bahay, eh, eto na, may kotse na ako. Mag-share din pala ako nyan. Gusto ko sanang magkaroon ng ginto. Ma-share na nga. 2 hours later. Tuni, mayaman ka na. May ginto sa bahay nyo, oh. Tuni? Tuni? Tuni, nasan ka na? Eh, nandito ako.